Sa pumili ng postcard, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung mabuti ba yung iyong tao. Okay, I kind of like feel this person took granted a lot of things in their life, lalo-lalo na yung material possessions, okay? And I kind of like feel na naguguluhan itong taon na to sa kanyang buhay, kaya maaksaya siya sa pera. May pagkakahaman din with regards sa material na bagay, yun yung nasa sense ko. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like ito yung bagay na kailangan nilang i-let go. If ever this person you consider as a kind one, I think na ito yung tipong problema nila or yung kanilang bad attitude side. Okay. I kind of like feel that they do have a tendency na mag-overspend. Tapos pagsisisihan nila yun sa huli. Pero so far, yung iba sa kanila ay nadala na. Good for them. Okay, if naging simple na sila, ibig sabihin nagbagong buhay na yung taong ito. Another dimension. At saka dapat umiwas sila maging makasarili. Okay? So anyway, ito yung card. So far, ito yung tao na hindi makontento sa material na bagay. Marami siyang hinahangad kasi feeling niya may kulang lagi. So this person needs to learn to be grateful kasi marami naman siyang blessing as you can see here. And I'm kind of like feel like this person is also somebody siguro may kamag-anak sila talaga na na-spoiled sila. Okay, nasanay sila lagi na nakabili-bili. And masaya naman sila sa kanilang buhay, honestly. And I kind of like feel meron din siguro silang lover or maybe mahal sila ng kanilang pamilya at sila ay actually nai-spoiled. Kaya masyado silang materialistic. So far, I kind of like sense here na maraming naiinggit sa kanila kasi siguro nakita ng mga tao na sila ay mapera or marami silang material na bagay. Next we got, so this is what's going on. So madalas silang malasin kasi to be honest with you, successful naman sila with regards sa kanilang career. Yung problema lang dito is nalagay nila sa mali yung pera. So, inahabol siya ng kamalasan. Like example, nagkakaroon sila ng accidents, can be sickness. Basta pinapakita ng Panginoon sa kanya yung importansya ng pagsisave ng pera at hindi pagwawaldas ng money. Kasi kailangan nila magbago. So, yun sa katanungan natin kung siya ba'y mabuti or hindi, I feel here yung pinapakita is the only downside of this person, which is greed with regards to money thing. Okay, so next that we got is this one. So yeah, wow, nice for this person kasi to be honest, I kind of like feel if ever it's about love related, sila yung tipong tao na loyal sa kanilang partner at ito yung tao na balance eh. Kahit na may lover sila, may oras sila for their lover, honestly speaking, at maganda yung focus nila with regards sa kanilang work.
okay? So, anyway, with the justice being here, so balanse naman yung kanilang buhay. I think ito lang dapat nilang iwasan na lumaki yung kanilang ulo sa oras na ma-achieve nila yung success with regard sa kanilang career. Okay, so may potential lumaki yung ulo nila at manukso or maging mata pobre. Pero meron din naman iba sa kanila na nagbago. So, yung mangyari lang dito is wag lang lumaki yung kanilang ulo, guys. So far, okay naman yung kanilang life. But yet, yung problem lang dito is yung pagiging materialistic nila, guys. Okay? At yung potential na dahil sa career, lumaki yung ulo nila. And I'm sensing na this is what's going to happen, guys. Na darating yung panahon na makita nila na yung material na bagay na yan ay, you know, parang kasalanan sa kanila. Parang someday pagsisihan nila yun na isipin nila, sana nilaan na lang nila sa ganito't ganyan kasi matututo sila. Okay? Kapag may nangyari na mga di ka naisay sa bagay, matututo na nila kung paano mag-handle ng money. So, that's the reason why we have this kind of like balance card here. Pero yung problema nga lang yun nga dahil sa nagiwalda sila, ito lang yung problem, okay? So for naman, with regards to this person, this is kind of like an upright person. Yung problem lang is kapag lumaki yung ulo nila. So kung naging prideful sila, guys, yun nga, malulungkot ako dito kasi yung magiging karma nila is mawawala. Kung ano man yung kanilang pinagmamalaki, maybe it's career, beauty, and so on. Kasi kailangan nilang matuto na maging humble at kailangan din nilang matuto on how to discipline themselves with regards to handling money. So, you have the boat here and it says, receiving what you need, progression, arriving, moving on, and closure issues. So, yung taon na to, I would say it's kind of like 50-50. Okay, kasi yung iba sa kanila, guys, yung nagkahaman with regard sa money, materialistic, but may potential naman sila magbago, which is good, honestly. At yun nga, kapag nasobrahan ng, you know, naging ma-pride sila, hindi rin maganda yun. But I kind of like feel with this card, I think na if ever this person loves to travel and so on, I'm sensing na wag nila sobrahan. To be honest with you, kasi I kind of like feel yun nga, walda sila, to be honest. And I kind of like feel like with this receiving what you need, meaning lang nung na-spoiled sila, nung maliit sila. Okay, kaya ganito yung kanilang pag-ugali na bili-bili, okay, kasi tumanda sila, but yet, you know, God is making them change by circumstances in their life. So, let's see what else do we have here. So, we have this one, Sun in his reverse. So, yung dahilan nila, guys, kung bakit sila waldas. Kasi yung iba sa kanila inisip na yung material na bagay is yung magpapaligaya sa kanila. So, we also have the four in each way. So, it's just a wealth. Yung problem nila, yung pag-handle. Okay naman yung life nila, masaya sila, may mga material silang bagay. Pero this is an easier way with regards to their love. And we also have this one, okay? So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, guys. Umiwas sila na maging mayabang. Kasi pag nagyabang sila, may potential na yung last dito is with regard sa mga gusto nila sa buhay nila. Okay, kasi I feel na may potential din sila na maging makasarili. Kasi so far di ko nakita dito sa reading na nagbigay sila. May pera sila, yes, pero feeling ko para lang yung sa material na bagay. Hindi sila nagbigay sa mahihirap. So, dahil doon din, kaya yun nga, mawawala yung kung ano man ang meron sila. I feel like in the future, if it's not yet happening, and yung lover, mamahal nila sa buhay, alanganin din. Kasi nga, dapat sila matuto na magtipid, magkaroon ng emergency fund.
So we have this luck, so swerte sila sa money, honestly, and we gotta forget, but they forget to put the money on the right things, meaning they forgot to save money. And to be honest, at nakalimutan din nila magbigay sa mga nangangailangan. Kasi kung may ganyan kang blessing, you know, isa sa calling mo, maybe, is to give. Right? Okay, so for wala tayong accurate na reading dito, kung masama ba to o mabuting tao, yung tinanong ninyo. Okay. Kailangan lang daw nila i-let go yung kayabangan daw at saka yung issue with regards sa money, and then it will turn into a yes na mabuti silang tao. So, dapat iwasan niya yung pag-iisip na lagi may kulang sa kanyang buhay, kasi ito yung nagdudulot ng yun ang pagiging kahama niya with regards sa material na bagay. At I kind of feel here na dapat may pipigil sa kanya. Dapat ma-realize niya na, yun ang masaya naman ang buhay niya. Kasi nakita mo naman masaya, sapat na yung meron siya at huwag siya mag-greed. Okay? So, this person isn't changing, which is sad. To be honest, okay? Pero I really feel here na ganun pa rin sila, may pagkagahaman pa rin. Kasi they're still standing in their power. May money pa rin sila. At hindi pa rin sila nagbabago. They continuously, you know, spend money. Maybe in the wrong things, material things, and so on. So, anyway. Okay. I kind of like feel it's going to be a no. Kasi yun nga, may problems or issue with regards sa money at ganun din sa kanilang pride. At kailangan nilang matuto na tumulong sa kanilang kapwa. It will be a yes if in your reading it shown na nakakatulong sila. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about this person. And God bless all of you. Sa pumili na hand of cards, ito ang inyong reading. So, tingnan natin kung mabait ba or hindi yung iyong tao. Actually, na-sense ko heavy sa aking mata, sa energy. I feel na itong tao na ito, lagi siyang minamalas. Masama itong tao na ito, palaaway. At I'm also sensing na kulang din siya sa disiplina. Kasi na-sense ko sa kanyang vibe, may pagkamatapobre siya. Na-sense ko iba sa kanila, may kinalaman din sa one. So, i-clarify natin yung cards. I feel na itong taon na ito, may galit siya sa Diyos at sa kanyang kapwa na mabubuti. So, obviously, marami tayong curse cards. Ibig sabihin lang nun, itong taon na ito, definitely ay masama dahil siya ay nangungulam. Okay? So, itong tao na to, kinakurse sa yung mga tao na dinidesire niya na kulamin at, you know, binibigyan niya ng diskrasya or mga kamalasan sa buhay yung mga tao na kakilala niya. At itong tao na to, you know, palaaway siya. At I kind of like feel na this is a person that's also revengeful
to be honest with you. And I'm sensing this robbery here. Itong taon na rin siguro ay yun nga corrupt. Magdanako siya or pwede na meron siyang, let's say, trabaho na hindi maganda. May kinalaman sa pagnanakaw yung sabi ng mga anghel. Lesson that we have is this one. So, I kinda like feel na itong taon na to yung dahilan kung bakit stagnant yung buhay ng mga tao. I think na what's with this person, siguro nagka-curse siya na maging lazy yung mga tao, malasin, at kung ano-ano. Parang kinokontrol niya yung buhay ng mga tao sa paligid. Okay? Itong taon na rin to ay masama dahil nainis siya sa tuwing nakikita niya yung mga tao na masaya at saka may goals sa buhay. So, meron siyang club mentality issue din. Kasi yun nga, masama siya. So, yung malungkot dito, guys, kahit yung mga tao na mahal siya or yung malapit sa kanya mga tao ay kinakurse din niya. Okay? Kung may lover man to, bagay na human niya yung kanyang lover. To be honest with you, at saka with the voice being here, I kinda like feel na, you know, pinipilit siya ng Panginoon na mag-spill ng beans. Meaning lang nun na magsabi ng mga red flags sa makita ng mga tao na itong tao pala na to ay masama. Kasi hindi nga siya mabuti, kasi yung mga kakilala niya, kahit yung mga taong mahal niya, kinakurse niya. Okay? So, dapat kung mawala ka na sa taong ito kasi wala siya magawa sa buhay kundi mangulam. Okay? Kaya napapansin mo sa kanyang buhay, nalapitin siya ng malas at disgrasya kasi itong taon na to ay hindi mabuting tao. Okay? Kasi I kinda like feel na magaling tong magtago. To be honest with you, meaning lang na nagpapanggap siya, na okay siya. Okay, so sa ito, di iba sa kanila, may kinalaman sa one kasi may pagka-materialistic sila. At I feel na mapagmataas din sila. Gusto nila siguro na sila lang yung napapansin. Kaya ginagawa nila sa mga tao na, you know, nakita nila na umaangat, you know, kinakurse nila. Para itong tao na to ay malikaw or mawala sa landas sila, magkaroon sila ng promotion, inheritance at kung ano. Kasi ito yung gusto nila mangyari na mawala yung sagabal sa gusto nila mangyari, sa gusto nila makuha kasi ang magdanakaw sila. As you can see. So, I feel na magdanako sila ng blessing, honestly speaking. And I kinda like feel na hindi ko gusto yung kanilang energy. Hindi sila magandang kamag-anak. Kasi kung mapapansin siguro nila na meron silang kaagaw sa inheritance, baka kinakurse nila yung kanilang mga siblings. Which is sad. So, anyway, ito yung cards. Hand of Cards. Yung card mo. So, we have take a chance, risk, being strategic options, not showing hand and gambling. So, as I told you, magaling siya magtago. Pero mahuli mo siya sa kanyang mga sinasabi. Na-sense ko na rin na merong blockage with the card sa throat kasi pinipilit siya ng Panginoon na magsabi ng katotohanan or lumabas yung kanyang baho. Okay? And isa rin, being strategic, meaning nag-strategize siya kung paano niya makuha yung gusto niya at wala siyang pakialam kung magnakaw siya or gumawa siya ng kasamaan. So definitely, this is a person na masama. Okay? Hindi siya mabuting tao. So we got a no as an answer. So we have this one, break an egg. We also have this one. So, takaw, disgrasya sila, guys. Kasi, hindi sila tumigil sa pangkukulam at sa paggawa ng masama. And with this one in reverse, ibig sabihin lang nun, guys, na hindi siya regretful or hindi niya tinitingnan na mali yung kanyang ginagawa. Itong taon na to, you know, ito yung dahilan kung bakit yung iba sa kanyang paligid ay hindi nag-accelerate kasi nga kinakurse niya. And this is here.
As well, so we have this 10 in either way. Itong taon na to, guys, papanggap siyang mabuti. Okay? And I kinda like feel with this one. So maybe strong yung kanyang vibe. Some of you can sense it. You could have hunches. Kasi niligtas kayo ng Panginoon from this person. Kasi hindi naman talaga siya upright na tao. Ito yung tao na nagpapanggap na upright pero hindi naman. To be honest with you, this could be a bossy type of a person, honestly. Or somebody na nagpapanggap na mabuti. So, since alam na natin na masama tong tao na to, ngayon tingnan natin yung kanyang karma. I kind of like feel this is a person na meron siyang evil entity within. And that's why this person acts a certain way na parang wala siya sa tamang pag-iisip na ba't niya ito ginagawa rin sa mga taong mahal niya. So may pagkakahaman siya sa pera at gusto niya siya lang yung on top. As you can see, sa isa sa kanyang karma, makakatagpo siya ng mga tao na hindi mapagmahal kagaya niya at hindi siya maging masaya sa kanyang buhay. Isa rin sa kanyang karma, meron din ang curse sa kanya. Behind the scenes, okay? Kasi nga siya rin, hindi rin siya tumigil sa pag-curse, so siya rin ay nag-curse. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give us some insight and awareness about your person and God bless all of you. Sa pumili na love card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung mabuti ba or masama yung inyong tao. If yun ang gusto naman ito guys, itong tao na to ay influential na tao. At I kinda like feel na maraming tao sa mahawang galit sa kanya and I'm not quite sure why. Nag-ingat itong taong ito. Baka hindi niya napapansin na may mga galit sa kanya. I kinda like feel na inggit yung kanilang nararamdaman with this person. At na-sense ko rin heaviness sa aking mata, so maybe whomever this is, you know, marami siya na pagdaanan sa kanyang buhay. And I'm also sensing that there is kind of like rumor spreading against this person. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Maybe you're here, you're wondering about this person kasi siguro may rumors. Ang heavy ng mata ko, guys. Okay. Kaya pala maraming taong galit. Mga galit sa kanya guys, yun yung mga tao na hindi malapit sa Panginoon. Kasi basically if you're working for God, yung mga tao na they work for evil will be, you know, mad at you. Lalo na kung napansin mo dito sa reading, itong tao na to'y influencer. And I feel here that this person is definitely kind, genuinely kind, you know, pero na-sense ko may nag-curse sa kanya. So, as I told you, this is an influencer person at maraming nakatingin sa kanya at na-sense ko rin maraming naiingit sa kanya kasi nakita siya ng mga tao as an upright person, you know, balanced person. Maganda yung kanyang reputasyon. Honestly speaking, so itong tao na to ay mapagmahal. And I kinda like feel as well na pinapakita niya yun not only by words but also by actions. At I feel na swerte sa kanya yung mga tao na mahal niya sa buhay. Kasi this is somebody who will go an extra mile to give money to the poverty.
At I feel na naiiyak ka kasi maybe you met this person and this person do have a good vibe at naranasan mo na mahalin ka niya, which is nice, okay? So, kung may tao tong tao na to, kung may lover siya, mahal niya yun. Hindi siya two-timer, which is nice, okay? Lesson that we have, so as I told you, madasalin siya, maganda yung kanyang reputasyon, at minamahal siya ng mga tao dahil sa kanyang good vibe. Ngayon, as I told you, may naingit sa kanya, yung mga taong galit sa kanya, ingit, hindi sila malapit sa Panginoon, kaya siya pinag-iinitan ng mga tao na who works for evil. Okay, so anyway, wow, this is nice. So far, whomever this person is, he or she is definitely blessed in terms of blessings itself and love life. Kasi lover niya ay loyal din sa kanya. At I feel here, iba siguro sa kanila, swerte, kasi maybe yung lover nila, mabait, mayaman, basta blessed sila guys sa kanilang buhay. But yet, I kinda like feel na hindi nyo alam, marami silang napagdaanan sa buhay. Siguro dati, hindi naman sila ganito yung energy na mabait agad. I feel na dahil nga sa marami silang naranasan, maybe it pushed them into somebody who is like this now and is loving energy. So as I told you, may mga galit sa kanya, kagalit siya, kaaway, and so on. Kaya siya nagkakasakit kasi as I told you na baka nagka-curse siya dahil may kagalit siya. Okay, kasi may nakita akong curse card dito. Dito ako malungkot, guys. Kasi isa sa tao na nagka-curse sa kanya ay malapit sa kanya. At I feel na pinatrabaho siya ng taong ito na malapit sa kanya. At I feel na kung malaman niya yung katotohanan ay maiiyak siya. So maybe that's also the reason why I kind of like feel this sad energy. Kasi maybe this person is aware na kung sino yung malapit sa kanya ay kinurse siya. Or may ginagawang hindi mabuti sa kanya. Lesson that we have is this one. So, it is a death and nurture. So, I kind of like feel na maaga mamamatay itong tao na to. Kasi ito yung tao na ginawa na niya yung dapat niyang gampanin sa mundong ito. Which is to give love to others. Which is definitely sad kasi bihira na lang yung mga tao na ganito sa mundo. So, we have the love, which means unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So, with this card, ibig sabihin lang nun na yung tao mo, guys, is definitely good. So, it will be a yes as an answer na itong tao na to ay mabuti. And this person definitely loves genuinely and there's unconditional love as well. To be honest with you, I have to disclose it to you guys. Kasi, you know, I just felt to share. Pero huwag kayong mabahala at matakot kasi itong message na to guys, talagang ang galing ito sa Panginoon na nabanggit sa akin kagabi. Kaya ginawa ko tong reading na to kasi sabi niya na kukunin niya yung mga taong mabubuti. At matitira na lang ay mga taong masasama. Yung dahilan ng Panginoon kung bakit niya ito gagawin, kasi, you know, gustong ipakita ng Panginoon yung kahalagahan ng mabubuting tao. Kasi pansin mo sa iyong reading na yung mga masasama na yan, yung nalungkot ako dito na part. Kasi, yung kung sino man yung tao nagka-curse sa kanya, ito yung tao na minahal niya, malapit sa kanya. Yung tao na yan na nagka-curse, hindi niya nakita yung worth ng taong mabuti sa kanyang buhay at ganun din yung ibang mga masasama sa mundo. Okay? So, para matauhan yung mga tao na yan na hindi nila dapat ganituhin yung mabubuti, kukunin ng Diyos yung mga tao mabubuti. So far, hindi niya nabanggit sa akin kung kailan. Pero I think na malapit na siguro kasi last year, mga December, actually God asked me to preach about confession, how important it is, okay? Tapos ngayong year, sinabi niya to sa akin, actually masakit for me.
Kasi siguro malapit na nga. So kaya on your end, you really have to, you know, work on with yourself. Okay, baguhin niyo yung sarili niyo. Mag-confess sa kayo ng kasalanan ninyo at do what is good. So anyway, another dimension to me. So, we got this one. My love is in reverse. So, may sumisira nga ng kanyang reputasyon. Maybe that's the reason why you're here to confirm things. So, we have the chase here. We have the harm in reverse. So, meron nag-chase sa kanya. So, as I told you, you know, may taong sumasalbay sa kanya. So far with the harm in reverse, ibig sabihin lang nun na hindi siya na harm. Meaning if it's something to do with physical harm, it will not definitely work out. So we have 26-26. We also have the mess, okay? So I kinda like feel na may mga tao nga sa kanyang buhay na hindi mabubuti or not meant to be in his or her life. Kasi sa 26-26, ibig sabihin yan is yung tao na hindi talaga destined for you. So, meaning may mga taong ganyan sa kanyang buhay and they are causing chaos sa buhay ng iyong tao. So, we have this star in either way. We also have this. We also have the keys. I don't know why, but I sense baliktad. We also have the impact in reverse. So, to be honest with you, mayroong tao nagdi-distort ng kanyang reputasyon. Kasi ang maganda yung kanyang reputasyon na mapagmahal siyang tao. Maganda yung kanyang impact sa tao. So, we have this one here and we got Make-A-Wish. So, yung mga tao gumagawa ng kalokohan sa kanya, takot sila na mag-accelerate kung sino man ito. Kasi first of all, whomever their hater is, they work for evil. Okay? At maganda yung impluensya niya kasi in-influensya niya yung mga tao na maging malapit sa Panginoon. As we can see with that card. So anyway, let's see what else. So, gusto ko malaman kung yung karma ng tao na gumagawa ng ganito sa kanya. Kasi first of all, alam na natin yung sagot na siya ay mabuting tao. Okay, they asked me to cleanse. Okay, whether they like it or not, yung mga haters niya, ha? Na-sense ko yung galit na energy dito. So, yung kanilang karma, guys, yung mga tao sa kanilang paligid na liar din. Na-sense ko rin strongly na naka-block yung kanilang throat, honestly. Kasi nga wala silang ginawa kundi magkalat ng mga chismis na hindi naman totoo. So, whether they like it or not, you know, may kita ng mga tao yung kanilang dinidiscriminate ay mabuti. As you can see. So, itong tao na to, with this death being here, so I kind of like feel, guys, so madalas din silang malasin. Honestly, tinibalansa yung kanilang buhay and yung mga nakakasalamuan nila ay hindi rin mabubuti kagaya nila. And they might experience early death as well. Okay, at yung dahilan ng Panginoon for this kasi, you know, patuloy silang gumagawa ng hindi mabuti, tsaka hindi maganda yung ginagawa nila sa taong ito kasi, you know, kahit na mabait naman yung tao mo sa mga taong yan na masama, these bad people keep on cursing whomever your person was.
Iba sa mga tao ito, kundi man sila magkaroon ng ending na maaga, maybe they might get sick. Honestly, kasi pinipin down sila ng langit kasi nga hindi mabuti yung kanilang ginagawa. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa pumili na love call card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung lumabas agad to. Tingnan natin kung mabuti o masama ba yung iyong tao. Another shuffle dimension. Sino man tong tao na to, I kind of like feel na siya ay isa sa mga tao na may dapat gampanan sa mundong ito. But I'm not quite sure guys if ginagampanan na niya yung kanyang calling sa ngayon. So, you will clarify to gain more information. I feel na iba sa mga taong ito may kinalaman sa number 3 if ever they're doing their task on earth na. Siguro may love life itong taon na to. Panay kasi yung nasa sense kong kanta, yung Hiriya song. Actually, Indian song yun. Tinan nyo na lang yung lyrics, guys. Okay? Na English version. So, anyway, let's see what we have here. So, for naman, with regards to this person, yung maganda sa kanyang buhay is yung kanyang career. Pero, may kinalulungkot siya. Let's see kung ano yun. So anyway, with regards sa kanyang career, I think na meron siyang stressful na trabaho, honestly. And maybe this person is kind of like aware na maybe yung work niya ay hindi forever, honestly. And I think with the open being here, this person is working on finding another job. Kasi anytime soon, yung career niya ay mag-ending. Okay, or hindi yan siguro masyadong type yung work, can't be. Okay, so far with the career here, sa ngayon yung work niya okay naman, pero yun nga, feeling niya nasa alangan na baka mawala anytime. Kaya pinaghahandaan niya yun. So this person is definitely in search for a job, pero masasabi ko na malapit siya sa Panginoon and he or she is definitely being called on to do their task here on earth kasi isa siya sa pinili ng Panginoon na may gampanan para sa mundong ito. So, in this part, hindi pa niya nagagampanan yung calling na yun. Kasi with the card sa 3, which is love card, nagampanan na nila yung calling, okay? Itong pumili ng love call, yung tao nyo, hindi pa. Okay? Kasi meron pa siyang work, pero hindi ko na-feel na yun na yung mission niya. Okay? So, kaya feeling niya hindi forever ito kasi yun nga, may calling siya. To be honest with you. And yun nga, mag-ending kung ano man ang work niya sa ngayon para gampanan yung calling na dapat niyang gawin. Kasi ito yung nangyari sa ngayon na siguro yung trabaho niya is more on corporate job, honestly speaking. At okay naman yung work na yun. Pero, ayun o, ginaguide siya ng Panginoon na gawin niya yung trabaho niya for God.
To be honest with you. Kasi itong taon na to may influence siya. So we have this one. So siguro alam na niya yung calling niya. Pero yung kinalulungkot niya kasi maganda na yung narating niya sa corporate world. Honestly speaking. At natakot siguro siya na mawala to. Kasi inisip niya mawala rin yung pera niya. Yung mga et cetera. Kung ano man yun. Kaya hindi niya siguro, you know, pinupuntahan si calling. So, let's see what else. So, we have this one. So, yun nga, si Tojo, maganda yung kanyang dating, yung kanyang charisma. At saka, isa yun sa dahilan kung ba't siya pinili ng Panginoon na, you know, may gawin para sa mundo. Kasi, siya ay mapagmahal na tao, loyal. As you can see, if ever they do have a lover, this person is definitely loyal at nakafocus lang siya sa taong mahal niya, as you can see. Okay, and on divine timing, I kind of like feel nagagampan na naman niya yun. Okay, so anyway, we have the love call card. So definitely he or she has a calling. And it says here, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. So yung calling niya, maybe he or she is called on to be a preacher. Kasi we got someone who expresses love. Diba? So, I feel na yung isa rin sa kanyang calling is mag-express ng love sa mga tao. Okay? Which is nice. Right? And letting them know that God loves them. So, let's see what else do we have here. So, we have this one in reverse. We also have the cold. Di siguro maganda yung nangyari sa kanyang work kasi maybe meron siyang boss na hindi mabuti sa kanya, na cold-hearted sa kanya. So, we have the warm in reverse and we also have everyday's Valentine's Day in reverse. So, naging uncomfortable na siya sa kanyang work. Kaya inisip niya na alangan na si work. Dati nag-enjoy siya. Pero sa mga ngayon, hindi siya nag-enjoy na kasi yung boss niya ay hindi mabuti. Like, sinatry cut is this one. So, desan talaga siya na lumayo sa toxic na work na yun. We also have the impact here at maging influencer or pwede rin nagampanan niya yung mission sa mundong ito kasi maganda yung kanyang dating. So, I kind of like feel more on influencer vibe yung energy. Okay, so you have the mess in either way. And we have the wonderful in reverse. Okay, so gagampanan niya yung mission niya kapag talagang messy na yung situation sa kanyang work. At hindi na siya nakatagpo ng joy doon. So sa kanya gagampanan yung work niya as influencer na maging messenger ng Panginoon. So, anyway, let's see what else do we have here. So, dito sa reading na to, masasabi ko na mabuti yung inyong tao. Okay, hindi pa niya iniwan yung kanyang corporate job, guys. To be honest with you. But he or she is definitely looking for a job. Kasi gusto na niya talaga din umalis. As you can see. So far naman, okay naman yung love life niya. Masaya naman. Okay, sila pa rin. At yung maganda dito, guys, yun nga, hindi niya iniiwanan si lover. If ever this is a personal lover ninyo, you know, you're asking about your lover, kung mabuti pa, mabuti siya, guys. Okay? At I feel na itong taon na to, tumitingin siya sa future. As you can see. Kaya alam niya kung yung trabaho niya ba ay magtatagal o hindi. So far, this person is not yet going towards the calling. Kasi sa ngayon, you know, andito pa siya sa corporate job. Kasi maybe may kontrata. Or pwede rin na
hindi pa tamang panahon para gampanan yung mission. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.